Hi mga katoto, alright! So ngayon gusto ko lang i-share sa inyo yung full experience ko ng press junket for Thor Love and Thunder. So wala nang ano pa, kukwento ko na lang mabilis na mabilis. So mga katoto, nung May 27, nakatanggap ako ng email galing sa Disney Philippines. So ang sabi sa email, "We are reaching out to you as we wanted to line you up for a special project with Disney." So gusto kong isama ng Disney sa kanilang special project. So nung una, hindi pa naman sinabi sa akin agad kung ano yung special project na yon. Pero syempre, hindi rin nagtagal, sinabi rin sa akin na yung special project, i-interviewin ko ang director ng Thor Love and Thunder na si Taika Waititi. So kung di nyo kilala si Taika, siya yung director ng Thor Ragnarok ng Thor Love and Thunder at siya rin po ang nagboboses at nagmo-motion capture kay Korg. So yon mga katoto, after ng email nung May 27, in-invite naman ako ng Disney nung June 24. So ito yung first step ng press junket. Kailangan naming panoorin yung movie. At yon, wala nang ano't ano pa, pinanood namin yung Thor Love and Thunder sa Power Plant Mall sa Makati. At yun nga, sobrang secret lang nito. Hindi ko siya pwedeng i-post, konti lang talaga yung mga kasama ko sa sinehan. Puro press po yung kasama ko. Technically, press din ako kasi nandun ako eh. So yon, after naman naming panoorin yung movie, meron kaming go signal from Disney na i-post na. Pumayag silang i-post namin na napanood na namin yung movie. So siguro naman, nakita nyo yung post ko. Kasi nag-post ako kagad pagka-uwi ko nun. So yon mga katoto, fast forward. Nung napanood na namin yung movie, hindi pa rin sureball na approve ka na na i-interviewin mo si Taika. So mag-aantay ka pa rin ng confirmation from Disney. So pagka-uwi ko mga katoto, merong nag-email sa akin na galing sa Disney mismo. At kinonfirm niya na nakasama ako sa makakapag-interview kay Taika Waititi. So yon from there mga katoto, in-schedule na ng Disney yung interview ko with Taika Waititi. Sa July 28, and that is today. Pero wait lang mga katoto, bago tayo magpatuloy doon, today is July 6. So pasensya na kayo, kakaiba tong vlog na to kasi iba-iba yung araw na nagsushoot ako. So moving on mga katoto, nung July 2 po ay na-invite din ako sa isang early premiere ng Thor Love and Thunder. Kaya gustong-gusto ko po magpasalamat sa SM Cinema sa pagpaparanas na naman ng IMAX sa amin. So ginanap po yung early premiere sa SM Mall of Asia sa IMAX Theater. Sobrang solid niyan kasi kasama ko yung mga tropa ko, kasama ko yung pamilya ko, marami ring familiar faces dun sa event. So sobrang nag-enjoy kami. Eto, mabilis na mini vlog. Let's go! So ayan mga katoto, umalis na kami ng tropa ko. So on the way kami ngayon yan sa SM Mall of Asia. At dahil mabilis na vlog lang to, nandun na kami kagad. Let's go! So ayan mga katoto, meron silang design dyan. Mga LED lights, Thor Love and Thunder in cinemas, July 6. Yan guys, lupit na mga ilaw. At ayan na nga, nagsama-sama na kami dito sa loob ng event. Nakuha na rin namin yung ticket, ganda ng ticket. Yan, may mga picturean dito na napakalupit. Si Loki, yung lupit oh. Ayan, dami ring tao, si Thor nandyan. So ayan, tropa natin na si Tim, nag-cosplay as Thor. At yan guys, ito yung poster ng movie, picture niya ng angas. At yun nga, napakaraming tao guys, sobrang solid. Ayan, tamang-tamang ganyan lang kami, chill-chill lang kasi may DJ dyan para kaming pumaparty, no? So may papizza din sila mga katoto, yan o. So ito naman yung family ko, kasama ko rin sila syempre. So yun, let's go! Hey! So yun, napanood nyo naman, sobrang solid. At yan nga, sabi ko sa inyo, today is July 6. Ngayon po talaga ang Philippine premiere ng Thor Love and Thunder. So kanina, galing ako sa SM Mega Mall. Dahil again, meron akong tradisyon mga katoto. Kahit ilang beses ako ma-invite sa mga early premieres, manonood at manonood pa rin ako ulit sa mismong opening day ng movie na yon. So kanina galing po ako sa SM Mega Mall at nagkita-kita po kami ng ilang mga katoto. Sobrang solid din, sobrang saya nila kasama. So ito, konting mini vlog ulit. Let's go! So yun na nga mga katoto, nakaayos na ako. Pupunta ako ngayon sa SM Mega Mall. Sasabay ako sa mga katoto natin for this day. Fast forward, dahil mabilis na vlog lang, nandito na ako sa SM Cinema sa Mega Mall. So ayan na nga, unti-unting naglalabasan yung mga katoto natin dito, no? Ito pa sila. Hello guys, napakalupit. Tol, katoto ka din ba pre? Kaway ka pre? Ito po. Idol to, katoto. Hi. Toto, what's up, pare? Alright. What's up, tol? Let's go! So fast forward mga katoto, tapos na yung movie. Siyempre, picture na kami ng mga katoto. Sobrang solid. Actually, i-upload ko yung full video nito kasi masyadong mahaba. Dami nagpapapicture sa atin dyan.
So abangan nyo, malupit yung mga pangyayari dito. I-upload ko yung full video niya next time. Pero yun mga katoto, lumapit sa atin tong isa nating katoto, tapos meron siyang inabot sa akin. Nakakatuwa lang yung effort, syempre, 'di ba? Abutan ka ng ganyan, 'di ba? Napakalupit. So syempre, reaction video tayo with mga katoto. Ito na, titignan ko na. So after nun mga katoto, picturean ulit. Napakalupit na picturean. A-upload ko na lang yung full video nito. Abangan nyo na lang ha. Let's go. Kaway kayo sa vlog guys. Ano yan? Thank you. Woo! Alright! So yun, after nun, picturean ulit. Kasi dami pa nila eh. Kaya nga i-upload ko yung full video nito guys. Abangan nyo lang. So syempre sa mga natira doon, namigay ako ng mga stickers kasi yun yung inaabangan din ng iba. Hindi nga lang nabigyan lahat kasi yung iba nagsialisa na pagkatapos magpa-picture. So ginawa akong cameraman si JC, isang katoto din natin yan. So kaway ka par. Salamat nol ah. Thank you, alright. Yeah. So yun mga katoto, ngayon tapos na, nakita nyo na lahat. Alam ko na ito na ang pinakinaantay nyo. Ipapakita ko na po sa inyo ang before, actual, and after interview ko kay Taika Waititi. Ready na ba kayo mga katoto? Ito na, ipi-play na natin mga katoto. Enjoy! So ngayon mga katoto, sobrang kakaiba itong mangyayari. Isang malupit na achievement para sa The Obey Show. Hindi lang para sa akin, kundi para sa lahat na sumusuporta sa akin guys. Dahil ngayong oras na to, maya-maya lang i-interviewin ko po si Taika Waititi. So kung hindi nyo kilala si Taika Waititi, siya po si Korg. And syempre, siya yung director ng Thor Ragnarok at ng Thor Love and Thunder. So syempre, hindi ko maiiwasang hindi kabahan kahit bahagya, no? So kinakabahan din naman, pero sobrang excited ako na makausap siya. So in a bit, mga katoto, i-interviewin ko na siya, ipapakita ko naman yan sa inyo. So yun lang, sobrang saya, sobrang sarap sa pakiramdam na andito tayo ngayon sa punto na to ng ating karir. Kaya yun, maraming salamat sa inyong lahat mga katoto, kung hindi dahil sa inyo. Kung hindi dahil sa support nyo, hindi mangyayari lahat to. So maraming salamat mga katoto. So yun lang, antay lang ako ng oras. Interviewin ko na siya maya-maya. Let's go! So tamang antay lang kaming mga interviewer dito sa holding area na ginawa ng Disney. So nung una dyan, ako lang yung Pilipino guys. So lahat sila nag-i-English. Kinausap ko naman sila. At di rin nagtagal, nagkaroon din naman ako ng kasama na Pilipino. Siguro kilala nyo naman siya, si Sab Magalona. So yun mga katoto, tamang antay lang talaga kami dyan hanggang bigyan kami ng link papunta dun sa interview na direkta na kay Taika Waititi. So to be honest mga katoto, 5 minutes dapat yung original na usapan. Kaso nagkaroon yata ng conflict sa schedule. Kaya nabawasan yung minuto na pwede naming interviewin si Taika. Parang 2 minutes na lang yata yung nangyari. Pero yun mga katoto, every second counts nung nakausap ko na si Taika. Dahil again, once in a lifetime experience lang to para sa akin. So kahit nga 10 seconds, papatusin ko eh. So yun mga katoto, after ng paghihintay, this is the moment of truth. It's time mga katoto. So panoorin nyo na po ang full interview ko with Taika Waititi. Let's go! Hi Taika! I'm Obey from the Philippines. I'm a content creator who talks about all things MCU. How are you? I'm good, thank you. I have some questions for you, Taika, and let's start over, shall we? Okay. Okay. So it's such an honor to tell you right now that Thor Ragnarok is one of my top 5 favorite MCU films. I was wondering if there was anything that you wanted to improve and carry on from Thor Ragnarok in making Love and Thunder. Yeah, I just wanted to go further and make it bigger. And I wanted to see Thor in love again, because, it wasn't really a big part of the other films. And I think it's a big part of life and I wanted to see that. Mm-hmm. Wonderful. So, the vibe of the movie, I love the vibe of the movie and, the soundtrack to the entire film, it was satisfying. The rock music makes me move my head back and forth. And I would like to know why did you choose the 80s theme and especially Guns N' Roses, The Sweet Shadow Man, as the official soundtrack of this film? Well, I grew up in the 70s and 80s, and a lot of those the TV shows and the bands and the movies, that's stuck with me my whole life. So, you know, you see like even his wardrobe at the beginning of the film with the... Mm-hmm. Yeah, the shirt and the vest, you know, that's like Big Trouble in Little China, and it's a nod to Jack Burton and
And then the music was, yeah, Guns N' Roses was, you know, it was a big part of my childhood, and as along with other bands. But, you know, we had Led Zeppelin in the last movie, so we had to be, you know, we had to have another big presence like that. Okay, so next question. Christian Bale was phenomenal. He puts on a brilliant and lovable performance. So out of all the talented actors out there to play Gore Tyka, what made you decide to get Christian Bale? Well, we, you know, I think for a few years now, Marvel have been wanting to work with the best actors, you know, to bring them into the MCU. And me too, you know, with my films, I've always just wanted to work with people that I've admired for years. And Christian, he was the first person on the list. And luckily he said yes. Phenomenal. So, Sir Tyka, before I wrap this up, this is my final words. I'm going to remember this interview for the rest of my entire life, sir. And I have some last requests. Can I have a greetings from Korg? And can he invite all the Filipino fans to watch Thor Love and Thunder in cinemas? Yep. Hey everyone in the Philippines, this is Korg, and I hope that you enjoy Thor Love and Thunder. See you at the movies. Yeah, thank you, Tyka. Thank you so much for your time. Goodbye. Bye-bye. So yon mga katoto, napanood nyo na. Wala, kinabahan talaga ako eh. Pero yon, naitawid naman mga katoto. So mga katoto, di ko akalaing possible to. Kasi nung nakita ko na in-interview ni Sir Michael V si Sam Raimi nung Multiverse of Madness, ang comment ko lang dun sa kanya, sana all, sana all, sana all. So hindi ko inakalang mapapansin pala ng Disney to. So nagsipag lang ako, nag-focus lang ako sa crafts ko, nangyari nga siya. So ibig sabihin, maniwala ka lang talaga na kaya mo, mangyayari ang bagay na gusto mo. Legit. So once again, gustong gusto ko po magpasalamat sa Disney and Marvel Philippines for making this possible. Sobrang laking achievement po nito para sa akin. So sana hindi kayo magsawa, Disney and Marvel. Kasi ako, hindi ako magsasawa mag-interview para sa inyo. Alright! At sa inyong lahat mga katoto, naway na-inspire kayo sa video na to para magsipag din kayo sa mga ginagawa niyo sa buhay. At nagsisimula pa lang tayo mga katoto, papunta pa lang tayo sa exciting part. So once again, maraming salamat sa iyo kung tunay kang katoto ever since. Kung wala ka, kung hindi mo ako sinusuportahan, hindi mangyayari lahat to. So thank you! So yun lang! Once again, this is your katoto, The Obey Show, na nagsasabing, kapag nagsipag ka tol, mangyayari ang iyong sana all. Okay? So, kita-kits tayo sa next nating tagumpay. Let's go! Hi, mga katoto! Thank you, guys. Thank you.